I start with my butter. And this is not a cooking demo, so I'm just showing you a day in my life on quarantine. Dito lang ako sa house. And syempre, nagkakaroon ako ng more time to cook. I don't really cook every day kasi meron man akong beautiful na cook. Ayan, si Miss Anna. Halika, show yourself. Ayan, si Anna. Na-cook yan. Kaya tumataba kami ngayon. Kahit lockdown, tumataba kami lahat. Kaya kailangan mag-diet. So more on, I'm trying to do some mixed veggies also for the kids pag breakfast. And kailangan may konti iba yung pagluluto. So Anna, di ba, nag-enjoy ka ba sa pagluluto? Mas marami ka niluluto ngayon na dito kami sa bahay lagi, di ba? Kasi pag wala kami sa bahay, misa kakain kami sa labas, we eat with friends, we go different places, restaurants, but when we're home the whole day, kailangan mag-iisip kami ng iba-ibang lutuin para sa mga bata kasi nagsasawa rin sila. Nagsasawa rin yung mga bata. Mami, yan na naman. Kailangan iba-iba every day and every week. So, and my youngest, her birthday, malapit na yung birthday niya. So, nag-iisip din ako anong lutuin para sa youngest ko. Sa 17 na siya. Can you imagine yung eldest ko? Magta 21 this year. Grabe, yung tanda ko na pala. Grabe, yung bilis ng oras. So, ayan. I'm enjoying this, being in the house, being a mom, and I think my kids also enjoy that I'm also home with them more often now. So, hindi naman ako politician na ngayon. So, I'm blessed na I have the choice to be home. Kasi nung politician ako, siguro kung politician pa rin ako ngayon, I have to be there. But although I help, I have my own way of helping. I help some several charity organizations. Meron din ako mga tinutulungan ng mga hospitals with giving PPEs and face shields and food. Pero, syempre, most of the time, sa bahay lang tayo, di ba? As a mother. So, ayan. I get to do when I'm here in the house. And I get to spend more time with our dogs. I've got two of these little girls. Huh? Her name is Lulu. Say hi, Lulu. Hi. She smells good, no? Kasi bagong ligo. Minsan, pag mga 3 days na walang ligo, hindi na siya ganito. Kasi mahilig pumunta sa mga ilalim ng kahit saan. But now, she's like, ay nako, she smells so good and she's so fluffy. She's so sweet. She sleeps with my daughter, Sophia. Ito yung katabi ni Sophia pag natutulog. Yung isa, magulo pa, mas bata. So, ayaw ni Sophia katabi niya. But ito, sobrang cute. Say hi! Sophie, how much do you love Lulu? What? Huh? What? Don't you love her? Lulu, how much? What? Don't you love her? Lulu? Lulu, how much do you love Sophie? Lulu, my darling. She's so pretty, huh? Lulu, how much do you love Sophie? Come on, tell Sophie. Huh? Who's your mommy? Who's your mommy? Me, this dog loves me. Do you love mommy? Do you love mommy? Pinipilit ko siya, oh. Do you love mommy? Yes, do you want to kiss mommy? No, I don't want to kiss your lips. Oh, do you love mommy? Tell them. Who's your mommy? Oh, she loves me. And ito rin yung isa kong exercise. Actually, ginagawa ko na siyang exercise. Tumutulin ako sa mga kasambahay namin. Of course, andiyan naman sila. Pero iba-iba. Tinamuha niyo para ako nag-weight. Ayan, oh. Para gumanda yung arms ko. Magkaroon ako ng mga muscles sa arms. And yeah, this is what I do. Hindi naman lagi, pero minsan-minsan, ini-incorporate ko sa exercise ko. Kasi any of these things, actually, yung paglinis ng bahay, sobrang magandang therapy yan. Nakaka-clear ng mind. Actually, for me ha, nakaka-relax. Sobrang hilig ko. Talagang doon pa, mahilig ako magpunas, ng maalikabok, maglinis. I really love doing that. So, ayun. So, medyo makintaba aking sahig. Makintab na ba na, no? Ang galing kong maglinis. Yeah. Of course, in-exercise, huwag kalimutan yung mga gilid-gilid. Kasi yun. Actually, yun, binabalik ako pa ng mga extra plank kung minsan. Pero yung mga gilid-gilid natin, ayan. Move this. Ito, sobrang exercise to. And this is the one of the fun things na gusto kong gawin ng mga bata. Pero minsan tamad sila, tumulong sa akin. You know, I want the kids to learn. Also, how to clean. So, in the future, pag mag-asawa sila, marunong sila maglinis ng bahay. Hindi lahat,
hindi naman dapat lahat ipaubaya sa mga kasambahay. Kailangan alam mo rin at alam mo ang paano mong paglinis para marunong magturo. Actually, marunong ako maglinis ng toilet, marunong ako maglinis ng maghugas, of course, ng kahit anong mga things sa kitchen. Kailangan alam natin yan bilang babae, di ba? Kahit ano pang ginagawa mo, kahit ano pang profession mo, kailangan marunong tayo niyan. Pero I really enjoy it. Sobrang-sobrang nakaka-relax. Yeng! Lahat to pwedeng gawin sa bahay. So, we don't have a... Actually, wala naman tayong dapat ipabor sa bahay. Marami naman tayong Netflix, di ba? Pwede tayong maglinis. Pwede tayong mag-TikTok. Oh, ito, ginagawa ko. Nag-film ako ng mga pang-YouTube. So, there's so many things you can do. Spending time with the kids. Talking to the kids. Being closer to them. Diba? Learning new things. Saka tumulong. Habang kahit sa bahay ako, nakakatulong pa rin ako sa kapwa. Diba? Kahit through the phone, online, nagbibigay kami ng mga PPEs and mga food dun sa mga ating mga frontliners. Tumutulong tayo dyan. So, actually talagang napapasalamat ako sa mga frontliners natin. Talagang tinatayin pa rin ang mga buhay for all of us. So, yeah. Lockdown, pinipili ko talaga ang sarili kong mag-exercise, mag-do ng weights. Actually, this weight, sabi nila, is good for the bones, dati yung mga kababaihan, no? To build our bones and make our bones stronger. So, ginagawa ko, I try to do this. Magaan lang naman. I'm using 3 pounds or 4 pounds for this. So, yan. Ilang reps na ba? Hindi ko alam. Hindi ko binilang. Pero yun. And then, iniiba-iba ko rin like that. So, it's really good. And this is what I do in the house kasi I can't leave the house. So, good thing I have a treadmill and I can do this at home. And yeah, I do mostly brisk walking here. I don't want to max, I don't want to injure my knee. Sometimes I jog, but more on walking lang. And I've been trying to eat healthy also. Like, since lockdown, a week after lockdown, I stopped drinking Coke. Sobrang addict kasi ako sa Coke and I stopped drinking Coke finally. I know it's good for me and it's good for all of us. And I've been eating healthier. It's funny. You know, when you have all the time to go and eat out, sometimes you really end up ordering the food that's not that healthy. So now, on lockdown, I end up ordering healthier food from my Coke. Not ordering, but we cook our own food at home. And it feels better. So we get to choose, you know, we eat more healthy. My kids also, we don't order pizzas anymore. They usually order out of pizza and all this stuff. And so now it's less of that, less of the sugar. I really cut down on my sugar. I take stevia instead with my coffee and my other things that I have to like sweeten. And I have my shakes. I have my healthy shakes. So I do different shakes at home. And yeah, and I do this. I work out. I walk for like here for like 20 minutes to 30 minutes, usually every day. Some days I skip when I'm lazy. Pero yeah, I try to do this. So just to stay healthy, especially for this virus, we need to keep our immune system strong and we need to, of course, take vitamin C supplements if you can and food with a lot of vitamin C, vitamin D. So stay healthy, stay blessed. So, it's nice to be at home, di ba? Parang dire-diretso. Kasi first time ko rin talaga maging to stay at home this long. Especially, I used to be a counselor and a mayor na parang sobrang busy. And then, of course, sa office. Parang now, I really appreciate. Look at this beautiful mango tree. And then yung mga huni-huni ng mga ibon. Fresh air. Medyo fresh air na kasi ngayon eh. Medyo mas maganda na talaga yung napapansin naman natin lahat, diba? Even with pictures na it's been like parang less polluted lately. And I have more time to, I don't want to sound corny or religious, but I have more time to pray and spend time with the Lord. Yun, happy din ako doon. I'm so happy with that. And my kids especially, I'm sure they're so sukang-sukana with me every day, but I'm sure my kids love me and I'm sure I love my kids. So let's enjoy our time here together at home.